Mga kapuso, konting ingat po sa pagtulong sa mga taong nakakasalamuha natin sa labas. Baka po sa halip na makatulong, mga biktima pa kayo ng Budol, Budol Gang. Yan po ang tampok sa programang Alisto mamayang gabi. Silipin po natin ang report na yan. Sa CCTV footage mula sa isang bangko sa Nueva Vizcaya, kitang-kita ang pag-withdraw ng pera ng isang lola kasama isa pang matandang babae. Pagkatapos mag-withdraw ng 70,000 pesos, ibinigay niya ito sa matandang babae. Pero ang kasama niya, hindi niya talaga kakilala. Isa itong miyembro ng Budol-Budol Gang na nambiktima sa kanya. Isang may edad na babae rin ang nambiktima kay Nanay Helen. Hindi niya tunay na pangalan. Bibili daw siya ng pintura na acrylic paint, pero wala naman nakalagay kung saan store. Pagkatapos may dumating na babae, humingi rin siya ng tulong doon. Pagdating namin doon, meron na palang sasakyan. Hindi ko rin alam kung ba't ako nakasakay sa kotse. Hindi ko rin alam. Sa loob ng kotse, hinahaplos daw siya ng dalawang babae. Hindi raw maipaliwanag ni Nanay Helen ang epekto nito. Hindi ko maintindihan kung naantok ako, pero para akong tanga. Noong bandang huli na nakikita ko, tinatanggal yung sinsing ko, pero parang wala naman akong masabi sa kanya na, "Hoy, ba't mo tinatanggal?" Tapos sabi niya, "Akin na yung wallet mo." Sumangguni ang Alisto kay Mark Jason Principe, isang hypnotherapist, para mabigyang linaw kung posible nga bang gamitin ang parang ito para makapanloko. Hypnosis is absorbing attention. Kailangan makuha mo yung, mapukaw mo yung attention niya. Dapat hindi na siya ganong masyado nag-iisip na pwede mo nang stimulate yung unconscious mind. Pero ayon sa kanya, hindi naman talaga hypnosis ang ginagawa ng mga nambubudol-budol. Nangunguna raw dito ang paghingi ng compassion o awa. Ikalawang pang-akit ng mga budol-budol, uhuli ng loob mo sa pagbabanggit ng pabuya. At ikatlo, fear o takot. Mga igan, hindi masamang tumulong sa kapwa, pero sa panahon ngayon, huwag na rin basta-basta magtiwala. Ngayong alam na natin ang mga estratehiyang ginagamit ng mga budol-budol, huwag na nating hayaang matangay tayo sa kanilang patibong.